Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Alam niyo po ba ngayong hapon ito, iba naman ang segment natin. Kasi marami pong nagsasabi sa atin, paano ko po ba matatanggal ang negatibo kong pag-iisip? Ako rin po sa sarili ko bilang tao, nagiging negatibo. Pero ano ang mga technique nito? Paano natin matatanggal sa isip nito at sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw? Ito po ay natutunan ko rin sa internet na napanood ko sa isang American film na kung paano tinatanggal ang mga negatibong pag-iisip. Nasa ngayon ay isasalin ko po dito sa Tagalog at i-share ko po sa inyo ang tungkol dito. Nakikita po ba natin ang tubig na ito? Ito po. Malinaw na malinaw siya. Kaparis po ng sanggol. Pag isinilang ang sanggol, napakalinis ng pag-iisip. Napakaganda ng mata, maputi-maputi. Pero, time still. Tumataas, nagkakaedad, lumalaki. Nagkakaroon ng mga pagsubok. At itong mga pagsubok na ito ay hindi nakakayanan. Ano po ang mga dapat natin gawin? Tingnan po natin kung anong mangyayari sa malinis na tubig na ito na pag lumalaki na, ay talagang maraming mga bagay na hindi natin alam kung ano ang sagot. Ito po ay susubukan natin dito po sa hawak ko saan makukuha nating buhangin. Ito po ay nakakuha lang namin na buhangin. Kung meron man pong mapasamang bato, eh hindi po kasama yun sa istorya. Ito po, tingnan natin ang malinis na tubig. I-focus po natin, napakalinis na tubig. Batang sanggol, kasi silang pa lang. Di po ba? Yan, mga bata na ang pag-iisip ay malinis na malinis. Ito po. Ngayon, habang lumalaki, ayan na siya. Di po ba? Nagkakaroon na tayo ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, pag-ibig, trabaho, pamilya at iba-iba pa. Hanggang sa nagmamature ka na, lalong dumadami ang problema. At sa nakikita niyo po ay nangingitim na ang tubig. Habang nangingitim ito, ito po yung tinatawag natin nagiging negatibo ang ating pag-iisip. Ayan po, lalagyan pa natin siya. Bagong problema na naman sa buhay natin na talaga namang hindi maiiwan. Sa nakikita niyo ngayon, ang buhay natin ay hindi ganun kadali. Habang lumalaki tayo, habang nagmamature tayo, ang mga problema ay dumarating. Ang mga pagsubok ay nandiyan. Kaparis ng mga bagay-bagay na naging interes ka ng hindi sa'yo. Natural yan minsan bilang tao. Lalo na dito sa Pilipinas, alam natin kung gano'ng kahirap ang buhay. Kaparis nga po ng mga nakausap ko, ng mga trabahador, na ang sweldo ay nasa 400 pesos compare sa ating tinitiran natin sa Japan na napakalaki. Pero nasasabi ko rin na malaki man ang sweldo, malaki rin ang gastusin. Pero sa Pilipinas, parang sobra naman liit. Kaparis po ng nangyayari ngayon sa Divisoria, ang mga problema ay ang sweldo na 180 pesos per day. Paano ka pa magbubuhay nun? So ito po, yan. So naiinis ka, naaasar ka. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit lagi na lang ako? Bakit na lang mali? Kahit anong gawin ko, kahit anong gawin kong tama, kahit anong gawin kong tulong, parang walang nangyayari sa buhay ko. So ito po, ayan. Yan po ang nakikita nyo. Nakikita natin na ang tubig na ito, habang nagmamature ka, ay kaparis din ang pag-iisip natin. Pag-iisip na negatibo. Dumarami ang negatibo. At hindi mo alam na babaong ka sa negatibo na ang buhay mo ay hindi mo makita kung bakit mahirap pa ako. Kung bakit ganito. Di po ba? Ano ang ginagawa natin? Ganong kadilim ang nangyayari sa isip natin? Ganong kanegatibo? Ito po ang tinatawag ko na nagiging negatibo ang ating pag-iisip. Paano natin siya mapapaliwanag? Paano natin siya magiging positibo? Okay, kumuha po ako ng isang tubig, humingi po ako ng isang tubig na para busa natin siya. Hindi pa rin siya mapapaputi natin. So, ang nangyayari, nagdasal naman ako eh. Nag-okay na naman, nag-sorry na naman ako, okay na yun. Hindi po. So, lalagyan pa po natin siya ng tubig. Pero, wala pa rin. Gumigive up ka ngayon. Gumigive up ka ngayon sa buhay mo. Gumigive up ka na wala. Wala rin mangyayari. Kahit ano pang gawin ko, talagang siguro ganito na ako. Hindi na talaga mangyayari. So, andun pa rin ang iyong negatibong pag-iisip na pagbubuhay na paghihirap. So, ang gagawin po natin, ano ang dapat nating gawin? Never give up.
Tignan po natin ang host. Tignan po natin kung anong mangyayari kung ang pag-iisip natin ay babaguhin natin at hindi tayo gi-give up. Ito po. Yan po ay titiyak. Ayan. Natatanggal po. Natatanggal po yan. Unti-unting mawawala. Pero hindi mo siya matatanggal ng ganong kadali, ganong kasimple. Dahil tayo'y tao lamang. So ito po ang gagawin natin. Huwag tayong gi-give up. Tingnan po natin ang mangyayari sa tubig. Kung halimbawang, bawat negatibo ay unti-unti nating lilinisin. Never give up. Ano kaya ang mangyayari? Tingnan niyo po. Tumatapo na ang negatibo. Umaalis ang negatibo sa pag-iisip. Pero minsan, tao lang. Kaparis na nasabi ko, hindi mo kagad matatanggal yan. Kaya para matanggal mo siya, ulitin mo. Huwag kang gi-give up. Huwag mo i-give up. Never. Kaya ito po, makikita nyo ngayon sa tubig na ito, lalabas po, nalalabas, at napapansin po natin ang pagtanggal niya. Nung kanina po, nilagyan natin siya ng tubig na kukonti, hindi kagad matatanggal ang negatibo mo. Hindi kagad na, ay, nagdasal naman ako eh. Ay, nagsorry naman ako eh. Okay na yon. Kala mo, mabirdes ka na. Hindi po. Ito po, ulit-ulitin natin. Pilit-pilitin natin. Linisin natin ang linisin. Huwag tayong gi-give up. Matagal po bago natin makuha ang positibo, ang magandang buhay sa buhay natin. Ang positibo po ay hindi ganun kadali na makuha na kaminsan gumi-give up na tayo. Maski ako po sa sarili ko, isi-share ko sa inyo kung ganun ka-negatibo ang ginawa ko sa buhay ko. Kung ganun ka, sabihin na natin na hindi maganda pag-iisip. Kailangan ko kagad makuha ito. Kailangan ko kagad mabola ko siya para makuha ko ang gusto ko. Diba ba? Nag-i-interest ako ng mga bagay-bagay na, wow, hindi naman ata gamit. Sige, kukunin ko na lang. Hanggang sa nalinis ko po yan, but will take so much time and effort. At ngayon po, nagpapasalamat ako sa pag-iisip na ito na hindi pa rin po perfecto dahil wala naman po perfecto. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit papano, wala man po tayong super yaman, super rich, pero ang pagmamahal po ay super sa atin. Ito po ang sinasabi ko, ang mga negatibo ay hindi mo basta matatanggal ng madali. Kaya kailangan magtiyaga ka, mag-iis ka, at never give up na sinasabi ko kung paulit-ulit. Kaparis po nito. Makikita po natin kung gano'ng magiging kaganda ang tubig na ito at babalik sa positibong pag-iisip. Parang sanggol na nagiging malinis ang puso, nagiging malinis ang pag-iisip. At alam mo ang darating sa'yo? Siyempre, saya, ligaya. At kung ano yung hinihiling mo, hindi man maibigay sa'yo, pero may mas darating na hindi mo naman hinihiling, ay binibigay naman ng Panginoon sa'yo. Nakikita po natin kung paano natin panaginarin, although ang lupa po sa Pilipinas ay may bato akong nakuha. Ito po. Diyan po natin makikita kung gano'ng magiging positibo. Hindi gano'ng kadali. Ito po yan. Kaya mga kababayan, isa lang po ang pinofocus ko rito. Kung may negatibo po tayong pag-iisip, ipositive po natin. Dahil ang positibong pag-iisip, tandaan nyo, walang katapusang kasayahan, kaligayahan, at nakontentuhan sa buhay. Dahil ang mga tao nowadays, hindi tayo nakukontento. Gusto pa natin more and more. Gusto natin, sabihin natin, mauna bago ang iba. Which is, minsan, natural lang naman. Pero kung alimbawang kaparis ng nakikita niyo po ngayon, ayan ang magiging tubig natin. Yan ang magiging isip natin. Magiging negatibo. Magiging positibo. Sorry, nalilito na rin ako. Ito po. Tanggalin po natin yan. Never, di ba? Kung nakikita niyo po from the start ang segment na ito na kung gaano kaganda ng tubig nung nagsimula ang sanggol ay isinilang dito sa lupa. Nung isinilang po ang sanggol, napakalinis ng pag-iisip, walang iniisip, nakatawa, ang mata puting-puti, pero habang nagmamasyon po tayo, which is common sa buhay na ito, ang nagiging negatibo tayo. Ito po ang isang masasabi ko na rason or kung paano natin magiging positibo ang pag-iisip natin dito sa mundo. Never give up. Kaparis po yan ng tubig, nilagyan mo ng buhangin, dumidilim yan, nagiging negatibo, eto na po siya, ang positibo. Kaya lang po, ang nakuha natin ay may mga batong, batong lupa, kaya yan po. Nakita po natin, hindi pa rin siya malinis, pero ganun po siya malinis ay
babalik siya. Hindi, Mari, hindi babalik ang positibo kung ikaw nasa puso mo kung paano magmahal sa kapwa mo at hindi mag-interest ng hindi sa'yo. Number one po yan sa buhay na natin, hindi sa Japan, not only in Japan, sa buong mundo. Pagmamahal, gusto natin ng pagmamahal, gusto natin, simple lang, maging masaya. Para maging masaya tayo, positibo lang po. Huwag tayong matakot, darating sa atin. Salamat po ito si Vicky Osawa.